Diyos na sareno, amin at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus na sareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumain niyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas, anupat na yanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalagang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at angkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan."
At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko sa iyo'y nang galing. Ako, puon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito, poon pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita,
tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin pong mga pagbasa sa loob ng linggong ito, tayo po ay inihahanda para sa pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ibig sabihin, aalis na si Jesus dito sa lupa. Hindi na siya makakapiling no ng mga alagad physically no na kasama. So kaya ito po yung magiging konteksto o mga mensahe no, mensahe ng pamamahalam, mensahe ng pag-alis, may aalis. At ang sabi nga po dito, sabi ni Kristo, ako'y aalis at ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. So, kung hindi aalis si Kristo, hindi darating ang Espiritu Santo. So kailangan umalis ni Kristo para pumalit ang Espiritu Santo. May aalis. Kung sa usapin ng pag-alis, nakakalungkot po talaga yun, no? Yung paghihiwalay. Dahil siyempre, no, na-attach ka na sa tao o kahit sa bagay. No? Kapag may mga bagay sa buhay natin ang kailangan ng alisin, kailangan i-detach, merong kirot, merong lungkot na mararamdaman. Pero ang sabi nga po dito, kailangan natin maintindihan, kailangan umalis para sa ikabubuti natin. Ang magandang mapagnilayan itong puntong ito no, na makita natin na lahat naman po tayo pagdating ng araw, aalis. Mawawala tayo sa mundong ito. Kahit pasabihin natin na mabubuhay ka ng 1,000 years, pero may hangganan ito at aalis ka sa isang lugar. Aalis at aalis ka sa buhay ng isang tao para sa ikabubuti niya. Minsan po, no? Sa konteksto lang po, no? Minsan hindi rin mabuti at hindi nakakatulong sa tao yung pakiramdam mo, ikaw yung kailangan nila. Yung ikaw mismo, tayo mismo nalulungkot, tayo mismo ang ayaw pumayag, ayaw umalis kasi inaalala natin yung mga taong nakasandal sa buhay natin. Yung taong umaasa sa'yo, yung taong may kailangan sa'yo at ang isip mo, hindi ko sila pwedeng iwanin, hindi ako dapat mawala. Pero kailangan mo lang tingnan po, no? Baka sa sitwasyon mo ngayon, baka ito yung mensahe na kailangan mong umalis. Kasi pag hindi ka umalis, paano sila matututo? Di ba may ganun po, no? Paano matututo ang anak mo kung hanggang ngayon, ikaw pa rin yung nag-provide sa kanila? Sa sitwasyon ng mga magulang, mga anak, hindi sila matututo hanggat hindi mo sila iniiwan. At huwag kang mag-alala kasi pag nawala ka, mabubuhay sila at kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang kumilos. Yan dito po, no? Bago umalis si Jesus, inihanda niya na at iniahanda niya ang kanyang mga alagad. At makikita natin yon sa mga susunod, no, pag binabasa mo ang mga gawa ng mga apostol, nakakaya na nila, nagagawa na nila yung kanilang misyon
kahit wala si Jesus sa piling nila. At yun yung dapat nating ginagawa. Alam na natin, isang araw, mawawala tayo dito sa mundong ito. Isang araw, mawawala kami sa Quiapo. Isang araw, mawawala ka dyan sa pamilya mo. At kailangan mong harapin ang iyong buhay. Ang bagong buhay. Gaya na nasabi ko po, no? Tingnan mo rin, ha? Pagnilayan mo rin. Baka hindi nakakatulong yung parati kang nandiyan dyan. Ha? Sa konteksto po, no? Yung parati kang nandiyan dyan. Baka kailangan mo rin, parang ikaw mismo, hindi ka nag-grow. Hindi ka nagmamature. Baka kailangan mong iwan. Kailangan mong mag-iba. No, ng lugar, mag-iba ng pamumuhay. At lalo tigil, baka hindi kasi mag-mature yung mga kasama mo. Kasi hindi sila matututo hanggat ikaw ang gumagawa ng mga bagay na dapat sila na ang gumagawa. Malalaki na yan, matatanda na ang mga yan. Pero ikaw pa rin yung talagang bigay ng bigay at gawa ng gawa. Ihanda mo sila para matuto silang mabuhay. Hindi yung pag nawala ka, mamamatay din sila, mawawalan din sila ng buhay. Ibig sabihin, baka nagkakamali tayo ng pagtuturo at pagpapakita ng responsibilidad. Nawa po na sa araw na ito, sa mensahe ni Kristo, normal naman ang malungkot sa bawat paghihiwalay, pero makikita natin yung saya ng atin pong paghihiwalay, hindi dahil magkakagalit tayo, kundi dahil handa nating tupdin o tuparin ng, sa panahon naman natin ang misyon na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin na ng anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
Isama din natin sa ating mga panalangin ang ating po mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang inulungkati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, na ang kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik,
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Mungko ba ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin? Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, sa amin pumarito. Puspusin mo ng lakas aming mahinang puso. Banal na Espiritu ng Diyos na sa amin gumagabay. Liwanagan ang daan, sa dilim ay iadya. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa amin laging manahan hanggang sa wakas. Banal na Espiritu ng Diyos na sa amin lumulukod. Kami iyong isugo sa dukha ng makatulong. Banal na Espiritu ng Diyos sa amin nananao, sa mundo'y ipagkaloob, kaligtasan kay Jesucristo. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa amin naging manahan hanggang sa wakas. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga paglohog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na bawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.